Kumusta mga ka-flicks? Welcome sa aking channel. Ang pelikulang ito ay may pamagat na Red Notice o Pulang Abiso, isang 2021 action comedy film. Tungkol ito sa isang FBI agent na nag-aalangan na makipagtulungan sa isang kilalang magnanakaw ng sining para mahuli ang isa pang mas kilalang magnanakaw. Noong unang siglo BC, niregaluhan ng Roman General na si Mark Antony ang reyna ng Ehipto na si Cleopatra ng tatlong itlog na may mga hiyas bilang regalo sa kasal upang ipakita ang kanyang pagmamahal at katapatan. Ngunit ang mga itlog ay biglang nawala noong mga panahong iyon hanggang sa ang dalawa ay natagpuan ng isang magsasaka noong 1907 habang ang isa pang itlog ay nawawala pa rin. Sa kasalukuyan, itinalaga si John Hartley upang tulungan ang isang ahente ng Interpol na si Arvashida sa pag-iimbestiga sa posibleng pagnanakaw ng isa sa mga itlog na nakadisplay sa Museo Nacional de Castel sa Roma. Pinaliwala ng pinuno ng seguridad ang mga alalahanin, ngunit hindi kumbansido si Hartley at ipinakita sa kanila na ang itlog ay isang peke at ang tunay na itlog ay ninakaw. Bago nila maisara ang bulwagan, nagawa ni Nolan na makalabas at tumakas kasama ang itlog. Pagdating sa kanyang tahanan sa Bali, nadatnan niya si Hartley kasama si Das at ang grupo ng Interpol, inaresto nila ito at kinuha ang itlog. Tingin sa kaalaman ng lahat, ang kanyang katunggali na si Sarah the Bishop Black ay nagpanggap bilang isa sa mga tauhan ng Interpol. Umuslit ito at pinagpalit ang tunay na itlog sa isa pang peking itlog. Kinabukasan, kinarap ni Dusty Hartley at agad inaresto. Ipinadala siya sa isang malayong kulungan sa Russia at ikinulong kasama si Nolan sa isang selda sa pag-akala na siya ang responsable sa pagnanakaw. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag sila ni Sarah at inalok si Nolan na makipagtulungan sa kanya upang mahanap ang pangatlong itlog dahil siya lang ang nakakaalam ng lokasyon nito. Ngunit tinanggihan ni Nolan ang alok ni Sarah kaya hinikayat siya ni Hartley na magtulungan sila upang matalo nila ito at maipapulong. Sinabi sa kanya ni Hartley na kapag nagawa nila iyon ay siya na ang magiging pinakamagaling na magnanakaw ng sining sa mundo. Kalaunan, nagkasundo sila at nagplano ng pagtakas. Isang araw, nagtungo sila sa kusina at lumikha ng pampasabog habang nagkakagulo, sinamantala nila ang pagkakataon para makalabas. Kinabol sila ng mga bantay ngunit nakaiwas sila sa mga ito at nakatakas sila gamit ang helicopter mula sa kulungan. Agad silang nagtungo sa Valencia para kunin ang pangalawang itlog na hawak ng isang kilalang nagtitinda ng sining na si Sotto Voce na may nagaganap na sayawan na ang mga tao ay nakamaskara. Nakita nila si Sarah na nandoon din para kunin ang itlog. Nagkita ang tatlo sa vault ni Voce kung saan nakipaglaban sa kanya sina Hartley at Nolan. Tumating si Voce kasama ang kanyang mga tauhan sa seguridad at ipinaliwanag ni Sarah na pinigilan niya ang mga ito upang tulungan siya. Pinahirapan ni Sarah at Voce si Hartley hanggang sa ibunyag ni Nolan ang lokasyon ng ikatlong itlog. Pinagtaksila ni Sarah si Voce at umalis patungong Ehipto, ang lugar na sinabi ni Nolan kung saan matatagpuan ang itlog. Kalaunan, nagawa ni Hartley at Nolan na makatakas at umalis sa Valencia. Ibinunyag ni Nolan kay Hartley na nagsinungaling siya kay Sarah na ang itlog ay wala sa Ehipto at ito ay nasa Argentina. Isang lugar na siya lang ang nakakaalam dahil ito ay naitala sa pinakamamahal na relo ng kanyang yumaong ama. Na minsan ay nasa pangangalaga ng isa sa mga tauhan at collector ng sining ni Adolf Hitler na si Rudolf Zeig. Sa paghahanap nila sa gubat, nakakita sila ng isang sikretong lagusan. Pinasok nila ito at natuklasan nila na naglalaman ito ng hindi mabilang na mga artifacts ng Nazi kabilang ang ikatlong itlog. Tumating si Sarah at kinuha ang itlog mula sa kanila nang biglang dumating naman si Das at ang grupo ng mga lokal na polis. Tumakas sina Hartley, Nolan at Sarah gamit ang isang 1931 Mercedes-Benz na sasakyan. Kinabol sila ni Das at mga kasama nito sakay ng mga armored vehicle. Kalaunan, nakarating sila sa dulo at lumabas sila sa isang talon kung saan sabay-sabay silang tumalon. Tumangoy si Nolan patungo sa pampang kasama ang itlog. Nakaligtas silang tatlo at makalipas ang ilang saglit inamin ni Hartley kay Nolan na magkasabuat sila ni Sarah. At napagtanto niya na si Hartley ay isang conman tulad ng kanyang ama at hindi isang profiler ng FBI. Ibinigay ni Nolan ang itlog kay Hartley at iniwan siyang nakaposa sa isang sanga ng puno.
Sa Cairo, ibinigay ni Hartley at Sarah ang tatlong itlog sa isang bilyonaryong taga-Ehipto sa araw ng kasal ng kanyang anak na babae na mas nasasabik pa sa wedding singer na si Ed Sheeran. Ngunit naantala ang kasal dahil sa biglang pagdating ng grupo ng Interpol at Nidas. Agad inaresto ang bilyonaryo kasama ang kanyang anak na babae at si Sheeran. Pagkalipas ng 6 na buwan, sina Hartley at Sarah ay muling pinuntahan ni Nolan sa Sardinia. Upang ipaalam sa kanila na sinabi niya kay Das ang tungkol sa kanilang account sa isla ng Cayman na naglalaman ng 300 milyong dolyar na kabayaran na pinigilan ni Das at iniwan siya ng walang pera. Sinabi din ni Nolan na ang Interpol ay parating na upang hulihin sila. Inalok niya ang mga ito na may pagkakataong makatakas kung tutulungan nila siya sa isa pang pagnanakaw na nangangailangan ng 3 tao. Sumang-ayon sila at agad na umalis kung saan naglagay si Das ng pulang abiso bawat isa sa kanilang 3 habang sinisimula nila ang kanilang pagnanakaw ng Louvre sa Paris. Dito na nagtatapos ang pelikula, sana ay naaliw kayo at kung nagustuhan nyo ang kwento, paki-like at share para sa mas marami pang mga video recaps. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod na video. Maraming salamat mga ka-flicks, hanggang sa muli!